So ito na ang pinakabago nating haircut tutorial na tinatawag na low fade uncut tuft. So unang procedure na aking ginawa ay gumamit po ako ng guard number 1, close, mababa lang po ang ating dadaanan ng guard number 1 na yan, close po, dahil ito ay low fade po. So panoorin yung mga katropa, dahil another technique na naman ito sa low fade. So marami po tayong technique kung paano i-create ang magandang low fade. So next mga katropa ay guard 0.5 close with combination no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. So yun po, yan po yung procedure natin sa magandang blending ng fade. Ayan, sa baba lang mismo ng dinaanan ng guard number 1, yun na po, yan na po yung ating 0.5 guard. Tapos yung combination natin na 3, ilaro-laro po natin yung 3 na yun, adjust natin yung blade ng sagad sa gitna at pantay para mangyari po na maganda ang magandang blending ng fade. Ayan, so mababa lang po mga katropa. Una, guard number 1, sumunod, guard 0.5, tapos yung combination natin. So dalawang guard po ang aking nagamit dito mga katropa, dahil low fade po. So another technique ito mga katropa, tandaan nyo po ang aking procedure. So next mga katropa na aking ginawa ay itri-trim natin yung nasa taas ng guard number 1 upang sa ganon ay tanggalin na ang kanto sa taas ng guard number 1. Parang i-barbers lang mga katropa para maharang ng medyo maitim yung ating pag-reflex ng ating fade. Yan po ang technique para maharang po ang puti at maganda po yung pagkaangat ng ating barbers sa taas ng fade na yan. Tingnan nyo mga katropa. Dahil marami tayong nakikita ang mga low fade na talagang mataas, dahil una sa lahat, lalo na pagka puti ang ating ginugupitan ay low fade nga siya, pero pag tinignan mo masilaw ang araw ay maangat ang kanyang low fade. Pero ang fade, pinaka fade po mga katropa kung saan nating hinahit ay doon po ang ating fade. So ganun po. So next mga katropa, i-devil cut natin siya, bigyan natin siya ng magandang shape line sa noo, yung hindi gaano damage yung kanyang noo, yung nababagay lang po sa kanyang low fade. So curve patilya po papatay sa kanyang low fade. Ayan, so unang makikita dyan yung kanyang patilya na humaharang sa fade. Ayan, nakikita nyo mga katropa yung curve patilya niya. So i-detail natin ang ating low fade para sa pag-ahit mamaya ay simplihan na lang po para pino po ang ating low fade. Ayan, so nakikita nyo mga katropa yung parte ng kanyang mga ulo ay mayroon na malalim. Yan po yung nangitim-ngitim. So papantayin lang po natin ang kanyang shape line sa noo. Ayan, so be creative sa paggawa ng shape line sa noo upang sa ganon ay hindi lumaki at tamang-tama lang po ang kanyang shape line sa noo. So kung kinakailangan at gusto niyang mayroon siyang devil cut o shape line sa noo, ay ating gawa ng paraan na hindi gaano lumaki. So nababagay naman sa kanyang hugis ng ulo ang kanyang shape line. So ngayon isprayan natin ng tubig dahil ahit na po tayo. So gumamit po ng bagong blade para matalas, malinis at hindi masakit. At another technique yan mga katropa para sa perfect line natin, dahil kuwang-kuha yung mga buhok na ating kahitin. So yan po ang technique dyan mga katropa kung bakit tuwid. At marami nagsasabi na yung mga gawa ko sa mga outline ay inisprayan. Hindi po, natural po yan, dahil po yun ang technique natin bago ang blade
at saka ma-create po tayo sa ating outline. Ayitin natin ng pulido para malinis at perfect line. So nakikita nyo mga katropa, akala mo sinulatan or ginamitan ng bullpen, pero blade lang po ang ating ginawa dyan. So ayitin natin pababa yung simpleng paghagod pababa para mapulido. O, nakikita nyo mga katropa, napakalinis ang kanyang lupit. So ang ayitin natin dyan yung pinakadulo, yung nasa baba mismo, yung dinaanan ng detailer kanina. Ayan. So ito, kitang kita mga katropa ang kanyang low fade na hindi siya angat. Ayan, sundan lang po natin ang ating ginawang pattern para hindi na po maligaw. Yan po ang purpose kung bakit gagawa muna tayo ng pattern bago natin ayitin, para may susundan po tayo habang inahait natin, kasi hindi naman pwede na diretsahan ng ayitin yan, dahil una masakit, pangalawa maligaw po tayo sa ginagawa, at mahirap po magkamali dahil yan po ay mukha nila at buhok. Pag nagkamali, paano mo buburahin yon? So kung ano ang practical na nangyari sa ating pattern, ayun po ang pinaka base natin. So ngayon, bukod sa inahit natin ng laba, gamitan natin ng Shempa Saver para mas lalo pa kuminis ang kanyang paint. So next mga katropa, gumamit ako uli ng 0.5 guard para i-develop ang kanyang upper fade. Yung mga dark spot o mangitim-itim sa taas ng kanyang fade, ayan po ang aking ginagawa ngayon. 0.5 guard, close, tapos yung combination natin na tatlo, yung no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay para mas lalo pang maganda ang blending ng kanyang fade. Ayan, tinatanggal yung mangitim-itim na nakikita natin sa taas ng kanyang fade. Yan po ang aking ginagawa. So nakikita nyo mga katropa, sa mga parte-parte ng kanyang ulo sa gilid ay may mangitim-itim. Yan po ay malalim. So hindi na po natin pwedeng hagurin yan, dahil makikita masyado, at para makita natin sa nakikita natin sa video na aangat masyado. So hindi na po problema yan. Ang mahalaga ay nagawa natin na maayos ang kanyang low fade at pareho at nabagay na po sa kanyang ulo. So ganun po yon mga katropa. So yan, dinidetail ko uli yung kanyang upper fade konti para mawala yung konting linya mula sa ating laba. Ayan, so okay na. So aayusin, ititrim natin yung upper fade niya, yung mga konting nakausling buhok, at saka yung mga malalim na parte, bawasan natin konti para malabel natin sa gilid at maganda na tignan. So ayan po mga katropa ang aking ginagawa sa ngayon. Ayan, so paikot lang po mga katropa ang ating ginagawa. Kung saan nakikita natin na dapat natin itrim, itrim po natin para malinis na. Ayan, so ganun lang po ang paglo-lopid mga katropa. So marami po tayong procedure sa lopid. So pang isa na ito. Ayan, finishing touch na lang po ang aking ginagawa mga katropa. Ayan, so totally papatapos na po yan mga katropa. So sana mga katropa, marami kayo natutunan sa haircut tutorial kong ito na tinatawag ko na low fade uncut top. So sana mga katropa, suportahan nyo po ang aking YouTube channel. Paki-subscribe lang po, at huwag lang po kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload dito sa channel kong ito. So muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo
Nang maraming salamat po mga katropa.